Ay, ako. Pero, ayun lang. Paningin niya yan. Pwede mo ba i-recall sa amin kung ano yung specific moment sa career mo? Perhaps you were doing a movie or a series na talagang naisip mo gusto kong maging director. Wow, nice job. Honestly, muna sa iniba ko, yun yung pangarap ko. Pero naiiya ako sabihin sa kahit kanino. Kasi syempre, napakataas yung pag-agwere. Sino maniniwala? Kasi sabi ko, hindi ganun ako nag-aaral ng film. Pero sabi ko nga, through sa proseso na tinitaanan ko sa indie, ang dami kong natutunan. Hanggang sa pagpasok ko sa television, syempre, ang dami mong nakikita mga bagay-bagay, ang dami mong nakukonsider. Hanggang sa nakapasok na ako sa mainstream movie, naging iba na rin yung lumalalim, nagiging iba yung pananaw. Kasi sabi ko, definitely, kung dati pa ako nag-direct, pure indie yun. Baka talagang hardcore. Kasi doon ako nanggaling eh. Pero nung nag-television na ako sa mainstream, natuto ko mag-consider. Kaya sabi ko nga, ito pang pelikula nito is para sa akin as a director o para sa viewer. Kaya nung binanong na para sa viewer, yun kasi natutunan ko sa mainstream at sa TV. Na parang, huwag ka maging makasarili. Kasi hindi mo naman ginagawa yan para panoorin ng ulang mag-isa eh. Ginawa ko yan para mapanood ng lahat. At ang nasa akin, gusto ko ma-appreciate ng lahat yung ginawa ko yung ginawa. Pero kung magkano'ng kalaking part sa mga decisions mo to go into production, as if to be a producer, to be a director, and an actor at the same time, magkano'ng kalaki yung part ng pagiging mukhang idol mo talaga si